binili ko lang tanong, napakaliit na mo, ang taas na oh. Mga 3 feet na siya. 3 feet pa, 1, 2, 3, oo. Taas oh. Ngayon, binabawasan ko siya. Pero na-plant ko ng ganito. Yung ginawa ko na the other day. Ayan. Tapos, lalaki siya. Bali, ito yung magiging outcome niya. Diba? Ganda. Nabubuhay talaga siya. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, tumutubo na siya galing dito. Hmm. Kita nyo? Ayan. Ayan o. Oh. O, diba? Pero na siyang, anong tawag nito? Usbong ba? Ewan ko kung usbong ba tawag dyan. Sa amin, uldot. Ito. Ayan o. Oh. Ayan. So, diba? Tapos, kapag malalaki na sila, ito na sila o. Oh. Ah. Yan yung mga unang tanim ko. Ilalagay lang sa ibabaw ng mesa sa loob ng bahay kasi kung daw siya maganda siya sa loob ng bahay. Nagtatanggal siya ng bad air. Sinisip-sip niya yung mga oxygen na nire-release natin tapos pinapalitan niya. At saka maganda daw sa loob ng kwarto para ikuha niya yung tulog mo. Ayan pa. Yung mga alaga ko, yung mga tanim ko na para sa loob ng bahay. Ito, madali lang din to, tusok ba lang to, nabubuhay na. Mura lang to eh, binili ko lang siya isang tali, 5 piso. Sa Quiapo, malapit dun. Eh, sa Dangwa pala, Dangwa, sorry. So, ayan pa siya, oh. Dami. Tinanim ko sa lupa. Tapos, ito pa siya. Ito. Ito yung mga tinanim ko. Ayan, makinat ko na nga yung mga ibang dahon. Ayan yung, eto na yun, oh. Eto na yun nandito. Ayan. Kinat ko na siya kasi madali lang naman siya tumubo, eh. Yung iba, pinaregalo ko na rin. Marami na ako natanim at saka nagawa niya. Diba? Ang ganda niya kapag, eto yung nilalagay ko sa kwarto ko. Nilinis ko lang yung mga dahon ko, nilabas ko. Eto yung sa sala namin. Eto sa terrace namin. Eto sa kusina namin. Madali lang guys kung paano magtanim ng ganyan. Ayan oh. Maliit lang binili ko nito eh. Napakaliit ganito lang kaliliit yung nabili ko. Nilipat ko lang siya sa malaking paso. Ayan oh, ang taas. Please subscribe. Like my channel. Thank you.